Hi mga mamsi, welcome to my channel. Alam kong nabasa mo ang aking title vlog. Paano natin mapanatili na hindi agad lalaki ang tiyan natin habang tayo'y buntis? Pasensya na ha, may note ako. Baka kasi hindi ko masabi lahat. Ayun, sino ba sa atin, di ba? Lahat naman tayo gusto ng hindi agad lalaki ang tiyan. Kasi pag malaki ang tiyan, nahirap. Mahirap kumilos, lahat mahirap. Tsaka git sa lahat, mahirap mga anak, pwede ka mong cesarean. So, pinahat ang gusto natin normal natin is na ating, ang ating baby. Pasensya na, kasama ko si baby. Ayaw magpalapag. Ay, busy tsaka busy si Pupo, si Papa Lol niya. Baby, behave, baby. Ayun. Pero mga mamsi, bago ang lahat, kung baka ka pa sa channel, subscribe and click the bell button para always ka update sa next ko upload. At saka disclaimer mga mamsi ha, hindi ako doctor or authorized or expert. Lahat ng sasabihin ko based lang sa experience ko during my pregnancy. And kung masilan man tayong magbuntis, mas maganda na magpa-check up o magpa-consult tayo sa OB natin o sa ating doctor. Kasi siyempre mas sila ang authorized. Tsaka ano sila eh, para alam natin kung anong dapat natin gawin. Kasi meron kasi sa atin na ano, meron kasi sa atin na bawal ito sa'yo. Sa akin pwede, sa'yo naman hindi. Pwede sa akin, sa'yo naman hindi pwede, diba? Yun, based lang to sa experience ko, mama. So, gusto ko lang i-share at gusto ko lang din gusto ko lang i-share tsaka baka makatulong po sa inyo. Oh, tips number one. Dapat na, mamsi, ang inumin natin tubig. Warm water or normal water. Alam ko, karamihan sa mga babae, hindi mahilig sa warm. Hindi lang ako sure ha. Basta alam ko noon, hindi sila mahilig sa warm water. Kung kaya niya naman na mag-warm water sa loob ng 9 months, much better mga mamsi. Kasi hindi siya agad lalaki ang tummy natin at si baby. Or kung hindi niyo man kaya ang warm water, normal water lang mga mamsi, hindi malamig. Hanggat maaari, please pigilan niyo mag-inom ng malamig na tubig. Kasi ang bilis talaga eh. Ang bilis ng lumaki ng tummy at si baby pag once na malamig ang inyong yung tubig. Tips number 2, hindi ko ba alam bakit nung first trimester ko talagang sa loob ng isang araw, once a day lang ako nagra-rise. Pwede ko nagda-diet lang ako. Start na alam akong buntis ako talaga. Hindi talaga ako mahilig sa rice. Yun. Pero kahit hindi ako kahit na once a day lang ako nag-rice, more in fruits ako mga mamsi and biscuit. Yun ang kinakain ko lagi. Para hindi agad lumaki ang tummy natin. Ganon din si baby. Tips number 3. More in fruits lang ang kinakain ko. More in fruits. Kasi mas lang talaga pag fruits ang kinakain natin. Any fruits, matamis o maasin. Basta ako ano, hindi ako masilan ng buntis ako. Basta ang always na sa mindset ko talaga dapat fruits lang ang kinakain ko. And vegetable. Prutas at gulay. Kasi siyempre mas basta siya yun para kay baby natin. Siyempre lang natin po. Sipin dalawa, di ba? Dalawa lang yung kumakain. Dapat, ang kinakain mo, mas tansya din. Para paglabas ng baby, healthy ang baby natin. Tips number 4. Huwag tayong kakain ng matatamis, like chocolate. Basta, lahat ng matatamis na chocolate, cake, yun, huwag talaga kayong kumain. Pwede na tayong kumain ng mga matatamis na pagkain. Once a week, once a month. Basta kung kaya pigilan, pigilan natin mga mamsi para hindi mag-boom agad ang tiyan natin.
Tapos, tips number 5. More in vegetable tayo, gulay. More in green. Mas maganda sa pag more in green tayo na vegetable or gulay. Kasi mustansya yun para sa baby at para din sa atin. Ayun. Yun naman siya yung tips ko. Sana makatulong sa inyo. Alam kong makatulong yun ito lahat sa inyo. Patapusin mo ito, ma'am, siya. Papakita ko sa last kong slide. Sa last kong video yung kung gaano kalaki ng chan ko, yung mga picture ko na buntis ako. Para makita nyo naman kung malaki ba yung chan ko or hindi. Lumaki yung chan ko nung trimester na. Third trimester. Mga 8 months, medyo parang ang chan ko na 8 months, parang 6 months, 7 months ang laki. Tapos yung 9 months, talagang lumaki na rin siya, nag-boom na rin. Papakita ko yung DIY maternity photoshoot ko. Tsaka yung masimula ng first trimester, second trimester, tsaka trimester. I-share ko sa inyo, ma'am, Shiha, para makita niyo kung gaano kalaki yung chan ko. Then, kung may mga gusto kayong malaman ito, mga manshi, please mag-comment na kayo sa comment section kung anong gusto niyo malaman. First time ko mag-share dito about sa during my pregnancy. Ayun. Please comment kayo, mga manshi, kung ano pang gusto niyo malaman or any suggestion po. Baka kaya kong sagutin or ano pang mga tanong niyo sa akin. So, kung ano pang gusto niyo tanongin. Thank you. Keep watching po. God bless.